Naturingan ka pa naman, pulis, pero hindi mo man lang inalam kung tama yung binabaril mo. Dahil sa pagkakamali mo, nawalan ng ama ang dalawang anak ko. Siya lang ang inaasahan namin. Sir Rafi Tulpo, sana po, matulungan niyo po kami. Pwede yung pakikwento yung buong pangyari, ma'am? Sabi po nila na na-aksidenteng nakalabit lang yung barel. Eh, paano po na-aksidenteng nakalabit yung barel kung tatlo hanggang apat na putok yung narinig nila? Nung nabaril na siya, tapos napunta na po siya sa talahiban, iniwan yung motor niya. May nakarinig na sabi, lumabas ka na dyan, may tama ka na, di ka na magtatagal, sabi niya. Tapos sasabihin pong hindi sinasadya. Sabi pa ng anak ko, Mas, may family picture na dyan tayo, sabi niya. Sabi ko, hindi mahiling magpapicture yung asawa ko. Tapos yung family picture ko lang na yun, yun yung first at last family picture namin. Nakita po natin na yung respondent natin is may liability talaga. Nag-file po kami ng case against the respondent na police officer and nakasuhan po siya kahapon ng case ng homicide po, sir. Hospitalization and dun po sa coronaria, sir, is yun po ang kinuha namin is soldered po namin ng station po. Bibigyan din po namin ng scholarship po, mga po. Maraming salamat po, Captain Fornia. Sabi po kanina ng PNP, sila po ay maglalaan daw ng scholarship para sa inyong dalawang anak. Pero ako, ma'am, tutulong ako personal para po sa pamilya ninyo. Maraming salamat po. At kung ano po yung mga tulong na kakailanganin ninyo, sabihin nyo lang po sa amin. And I'm very willing, all out po ang tool na ibibigay ko sa inyo. Okay, ma'am? Opo, maraming salamat po, Sir Rafi. Para po humingi ng latest update sa kaso na na-file na natin dito sa police na ito. So, kumusta po, sir? Last January 5 is na-inquest na po natin yung personnel po natin sa provincial prosecutor po. And based po sa mga pieces of evidence and affidavits po ng complainants sa mga witnesses po natin, na-determine po ng fiscal na a case for homicide will be filed against PNP personnel po. So, sir, gusto rin namin malaman na nung pumutok itong issue at lumabas itong nangyaring insidente, ano po yung mga unang hakbang na ginawa ninyo, sir, dito sa inyong station? Automatically, dinala po natin sa hospital yung mga victims po and we assure that magbibigay po kami ng tulong sa kanila in any form po na ano pong kailangan nila is andito lang po kami. So, ano na ba yung mga naiabot natin, sir? Nag-abot po ng cash assistance po yung provincial director namin sa family po ng victim. Any form po ng assistance na pwede namin may tulong or may reach out sa family po is yun po yung gagawin namin. So, yung funeral po and yung medical expenses po dun sa hospital is na shoulder na po natin and pinag-aaralan din po namin yung educational assistance po para sa mga nauli na ng victim po natin. Place of incident natin, ma'am. Yung chase down po, doon po sila galing sa main road po and malapit po sa sabay bantang sabungan po, lumabas po yung tao po and then nagkahabulan po sila dito hanggang sa pumasok siya dito na park, ma'am. Pagkagabi po kasi, ma'am, sobrang dilim talaga dito na park. Kaya nung pumasok po siya dito, ma'am, nagkahabulan po dito and dito na po nangyari yung incident. Dito po natumba po yung motor. Dito po mismo, sir. Yes, ma'am. So, saan po natin exactly na natagpuan po itong bangkay or yung katawan po nitong ni sir? Ang during po ng insidente, ma'am, is nang pag-ewang-gewang daw po based sa statement po ni Patrolman Ramirez, is
doon sila na part nag-accidentally na discharge yung firearm niya and gumaywang daw siya dito and dito po lumusot sa part na to. Dyan po natumba yung motor. And then pagdating po nila dito is nakatakbo na po yung tao at nung inahanap nila, may lumapit sa nila na kamag-anak po ng tao. And then dinala po sila yung victim po natin sa ospital. Doon po siya binawian po ng buhay. Pwede ba namin malaman, sir, saan po yung mga tama nung construction worker natin na tinamaan? Yung tama po ng construction worker natin, ma'am, is may isa po siyang gunshot wound sa may shoulder niya po, ma'am. So isang gunshot lang? Ang gunshot po lang po, ma'am. Saan banda ng katawan po siya? Mga sa left, ma'am. Nung nawala po siya dito, tumakbo po siya dun sa may bahay nila doon. So yun po, dinala po agad sa hospital nung nalaman na may na nakasustain siya ng gunshot wound. Bilang kayo nga ang isa sa mga testigo, ano ba yung nakita nyo or totoong nangyari? Bila kaming nakarinig ng dalawa o tatlong putok sa may papasok sa amin. Ngayon po, tinignan namin, tapos may dalawang motor na naghahabulan. Yung isang may hawak na baril, pilit nilang pinapalabas yung biktima. Sabi niya, lumabas ka na dyan kasi may tama ka na. Kahit na di ka lumabas dyan, mamamatay ka na kasi may tama ka na. Ngayon yung biktima, nakikita namin na gumagapang siya. Nung napansin nilang may flashlight na nakaan sa kubo, hindi na tumuloy. Ngayon dumating po yung mga nakamotor, nag-uusap sila na ang pinagbabali niya yung pamangkin ko. Kanya, yun na nang nakinig ko po yun nang uli. Yun po yung nakita namin. Of Sir Rafi, kami po ay nakikiramay sa inyo at sa inyo pong buong pamilya. Nabanggit ninyo na birthday ng anak ninyo noong January 2. Sa totoo lang po, talagang pinaghandaan ng asawa ko yun eh. Talagang pinag-ipunan niya kahit Linggo, pinagtatrabahuan para makapag-ipon lang, para mabigay lang yung pangarap ng anak ko na ganun na birthday. Tapos po, ang saya-saya pa po namin noon kasi sabi ng anak ko, ma, sabi niya, may family picture na niyan tayo, sabi niya. So, nakapag-family picture naman po kami. Then tapos nung yung 7 roses na, ang saya-saya namin kasi ayaw niya ng ganun eh, yung sinasayaw yung anak niya, yung ganun, kasi nahihiya siya. Tapos yun nga, nung sinayaw na, kitang-kita mo naman po sa video na masaya silang dalawa, talagang masayang masaya. Lahat kami masaya kasi doon pa lang nangyari yung birthday na ganun eh, na talagang kasi pinag-ipunan lang talaga niya, na kahit walang matira doon sa pinag-ipunan naming pera, mabigay lang yung pangarap ng anak niya. So kumbaga, ma'am, itong naging birthday ng inyong bunso ay kumbaga mini debut. Parang ganun, hinanda ni sir. Opo. Kumusta si sir nung that day? Nakita niyo sa kanya na super saya siya? Super po. Talagang masayang-masaya po siya noon. Tsaka excited nga. Kasi nga, wish talaga nung anak niya yun eh. Yung itsura niya talagang masaya kasi nabigay niya yung pangarap nung anak niya. Na kahit pagod na siya, sige pa rin sa kakatrabaho para makapag-ipon lang. Nung dumating yung balita sa inyo for the very first time na nangyari nga na nabaril si sir, ano yung maging unang pumasok sa... Sa totoo lang po, di po talaga ako makapaniwala noon. Talagang... Hindi, sabi ko, baka niloloko nga nila ako. Tapos nung pagpunta ko nga doon, nakita ko na po yung asawa ko, nakahundusay doon sa lupa. Hawak-hawak lang yung ulo. Tapos duguan, di na nakakapagsalita. Tapos kinakausap ko, hindi siya nagsasalita. Sabi ko, lumaban ka, sabi ko, para sa mga anak mo. Saan yung tama at ano daw yung mga naging causes kung bakit siya pumanaw? Yung tama po kasi, dito po sa right side. Sabi po ng doktor, yung pagkabaril sa kanya, nakatalikod siya kasi yung paglabas ng bala dito sa harap, sa right side. Tumagos papunta sa shoulder? Opo, baka may natamaan nga pong mga organs.
kaya siya nag-bleed. Tapos nung na-operahan po siya, sabi nung doktor, okay na siya, sabi niya. Buti, sabi niya, bata-bata pa, malakas, kaya kinaya niya, sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, pagkatapos ng operasyon, nakapagsalita pa siya. Inahanap yung mga anak niya, sabi niya. Sabi nga ng doktor, sige, sabi niya, magpalakas ka, sabi niya. Tapos sabi, misis, sabi niya, papasok muna natin siya sa ICU para ma-monitor lang. Pero nag-stop na yung bleeding niya. Kaso sabi niya, may tinatawagan akong isang doktor na specialist nga po para tumingin dun sa mga organs kung merong nga natamaan. Then after dun po, nung nasa ICU na siya, mga ilang minuto lang po lumabas na yung doktor. Sabi niya, ma'am, sabi niya, kailangan ng dugo ng asawa mo, sabi niya, kasi nagbi-bleed siya, sabi niya, mabilis, sabi niya. Kailangan po kasi mga 6 to 8 bags daw na dugo, marami na daw yung nawawala. Yung available po dun sa hospital, 2 bags lang dun sa ano niya, blood type niya. So naghahanap po kami, marami na pong tumulong para humanap ng dugo. Then pagkatapos po nung pagpasok nung ano, nung doktor, mga ilang minuto na naman po, paglabas na, ma'am, sabi niya, critical na yung asawa mo, sabi niya, kasi nga marami na daw na lumalabas na dugo kaysa dun sa pinapasok na dugo. Tapos yun nga po, mga ilang oras lang po, talagang ginawa naman po lahat ng mga doktor yung kaya nila para mabuhay yung asawa ko, kaso wala na daw po talaga eh. Paano ninyo pinarating dun sa mga bata? Yung nanay ko na lang po yung nag-explain. Tapos yung dun sa bunso ko po, hindi po namin sinasabi kasi hindi po namin alam kung paano sabihin. Kaso nakita po namin siya na umiiyak na lang. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi namin. Ba't ninyo pa kasi sabihin yung totoo? Sabi niya. Anong totoo? Sabi namin. Sabihin niyo na kasi, sabi niya. Tapos, yun nga po. Mano na niya, sabi niya, birthday ko pa naman. Tapos naman rin yung daddy ko, sabi niya. Tapos habang karga-karga ng pinsan ko, gusto ko, sabi niya. May mama, may tatay, may lolo, may lola ako, sabi niya. Gusto niya na po yung kumpleto yung pamilya niya. Tapos yung panganay, sabi niya. Mano na niya, sabi niya. Ba't binaril yung daddy ko? Sabi niya, wala naman daw pong ginawang kasalanan. Ba't binaril nung pulis? Gano'n na po ba kayo katagal na kasal ba ni Sir Federico? Nung nagsama po kami, 7 years sa March 2. Okay. So, bilang isang padre de familia at asawa ninyo, ama ng inyong mga anak, kumusta siya bilang mister? Eh, wala po akong masabi kasi ano lang siya eh, trabaho. Bahay, trabaho, bahay. Yun lang po kasi yung ano niya, yung talagang nag-focus lang po siya sa pamilya niya. Simula nung mag-asawa siya, talagang naghahanap po talaga ng trabaho para ano, syempre construction worker lang po. Minsan meron, minsan wala. Kaya kahit ano po, pinapasukan niya. Tapos po sabi niya, kahit mahirap yung construction, sabi niya, kakayanin ko para sa inyo, sabi niya. Tapos, sabihin mo lang, sabi ko, kapag pagod ka na, sabi ko, ako naman magtatrabaho, ikaw naman sa mga bata. Sabi niya, hindi, sabi niya, hanggang kaya ko, sabi niya, ako yung magtatrabaho para sa mga bata. Basta bantayan mo lang yung mga bata, huwag mong pamayaan, sabi niya. Lalo na po doon sa bunso ko, kahit anong gusto niya, ibibigay niya. Yung hihintayin pa talaga yung tatay niya, sabi niya, ma, sabi niya, uuwi na ba siya, sabi niya, sige, tawagan mo, sabi ko. Tapos sabi niya, pag-uwi niya, anong gusto mo? Sabi niya, bibilin ko. Sabi, ano? Yung lahat, gusto niya po kasi yung mga gusto ng mga bata, maibigay niya kahit ganun lang yung trabaho niya. Ngayon na kayo ay magiging single mom na, wala na si sir, ano yung mga tumatakbo sa isip niyo ngayon, ma'am? Hindi ko nga po alam kung paano ko mabubuhay yung mga anak ko. Siyempre, kasi wala po kong trabaho. Tapos, ang babata pa, nag-aaral pa yung dalawa. Eh, siya lang po yung nagtatrabaho para sa amin. Siya lang yung pumubuhay. Mahirap po, mahirap, pero kakayanin. Si sir, hindi natin alam. Nandito lang yan. Nakikinig for sure. Ano po ang gusto yung sabihin kay mister? Sasabihin ko lang po sa kanya na gagawin kong lahat para makuha lang yung hustisyang nararapat sa kanya. Hindi po ako susuko para sa kanya. Huwag po siyang mag-alala kasi alagaan at tatatagan ko po yung loob ko para sa mga bata.
love kita, Papa. Isa po sa mga nabanggit ni Idol Rafi nung kayo po ay huling magkausap ay mag-aabot po siya kaagad ng tulong, lalong-lalo na po dito po sa inyong family at syempre dito sa dalawang bata na naulila po ng kanilang ama. Ito po ay para kay kuya at kay baby bunso. So tanggapin niyo po ang 200,000 pesos mula kay Idol Rafi. So 100,000 kay kuya at 100,000 kay baby. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo para sa mga anak ko. Gagamitin ko po ito para sa pag-aaral nila. Tatanawin ko pong itong isang malaking utang na loob. Hindi ko po malilimutan yung mga ginawa niyo sa amin. Salamat po talaga. Meron din pong nag-aantay sa inyo tulong na kung ano pong maisip niyo yung business sa tamang oras po. At sabihan niyo lang kami nila Idol at automatic ibigay po namin. Gusto lang po yung bahala na gumanti sa lahat ng mga mabubuting ginawa niyo para sa amin. Sana po makamit namin yung hustisya para sa asawa ko. Alam ko po, di niyo po kami pababayaan. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo. Idol Rafi Tulfo, maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga binigay nyo sa mga bata. Gagamitin po namin to sa pag-aaral nila. Papangako ko na lang po sa inyo na aalagaan ko po yung mga bata. Hindi ko po sila papabayaan. Salamat po, Sir Rafi Tulfo. Maraming salamat po talaga.